ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiserang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Heto na po mga eksen ang ating abangan ngayong araw ng Miyerkules. Isang araw, habang nagmamaneho si Dr. Jill ng kanyang sasakyan, ay patuloy pa rin bumabagabag sa kanyang isipan ang pagdating nila Lexi at David sa Pilipinas. Sa labis nitong pag-iisip, ay nagawa pa nga ni Jill na puntahan ang bahay na pinaparenovate nila David na siyang nasa katabing subdivision lamang ng kanilang tahanan. Sa bukana ng isang subdivision, ay hinarang siya agad ng security guard. Paliwanag ni Jill, may nais lamang daw sana siyang tignan na property at agad naman siyang pinapasok ng secu. Natuntun na nga ni Jill ang address na ipinakita ni Dr. Sandy sa kanya, kaya naman ang pagbaba nito sa tahanan nila David ay isa-isa niyang tinitigan ng bawat sulok ng lugar nito. Nagkataon na naiwan nilang nakabukas ang isang pintuan, kaya naman nagawang pasukin ni Dr. Jill ang kanilang tahanan. Makaraan ng ilang sandali ay dumating na nga rin sa naturang lugar si David. Laking gulat nito nang makita niya ang sasakyan ni Jill. Napangiti ito sapagkat nababatid niya na naroroon sa kanyang bahay ngayon ang kanyang dating asawa. At habang nililibot ni Jill ang loob ng buong bahay nila David, ay napatingin naman ito sa labas ng bintana. Nagulat na lamang siya nang makita niyang nakatayo doon si David. Kinabahan ng bongga si Jill sapagkat malakas ang kutob niya na malamang ay nakita na nga ni David ang kanyang sasakyan. Nagmamadali ito na lumabas ng bahay at sinisikap na iwasan ang kanyang dating mister. Habang itong si David ay tila na-excite naman, kaya nagmamadaling hinalughog ang kanilang tahanan hanggang sa natsambahan na nga niyang pababa ng kanyang bahay itong si Jill. Mabilis niya itong sinundan. Habang si Dr. Jill ay nagmamadaling tumatakbo papunta sa kanyang kotse. Sa kasamaang palad ay hindi niya magawang mailabas ang kanyang sasakyan sapagkat sinadya ni David na iparada ang kanyang kotse sa likod ng sasakyan ni Dr. Jill. Laking gulat naman ni Doktora nang makita niyang nasa likuran na niya si David. Inimbitahan ni David si Jill na pumasok muna sa loob ng kanyang bahay at doon ay pinaggawa niya pa ito ng paborito niyang kape na coffee with cream without sugar. Sinabi ni David na malakas daw ang kanyang kutob na nalaman ni Jill ang kanilang address sa pamamagitan ni Sandy. Napakadaldal daw talaga ng kaibigan nilang yon. Ganoon pa man, kinuha na nga rin niya ang pagkakataon para makapagpasalamat ng husto kina Jill at Gio sa pagdalaw at pagtulong nga raw nito nang mamatay ang kanyang magulang. Ayon naman kay Doktora, naging mabuti rin naman daw sa kanya ang nanay niyang si Marina. Nagpaalam na siya sa kanyang dating mister at sinabing aalis na nga raw siya. Ngunit mabilis naman siyang pinigilan ni David. Sinabi nito na naroroon na nga lang din daw si Jill, bigyan na nga raw siya ng pagkakataon nito na ipakita ang buong lugar. Siguraduhin lamang daw sana ni Jill na may sapat siyang oras sapagkat malaki-laki nga raw kasi ang espasyong ito. Nagmamayabang na sinabi ni David na hindi niya nga raw kasi alam kung ilang libong square meters ang lugar na iyon. Kinumusta rin siya ni David. Sagot naman ni Jill, okay lang ako. Sigurado ka? Tanong ng kanyang dating asawa. Sagot ni Jill, well, obviously, mas successful ka sa akin. Finally, napangiti naman si David nang marinig ito mula kay Jill. Oo nga eh, finally. Kala mo kasi nun, hanggang dun na lang ako eh, no? Mas doble pa to sa inasinta ko. Isa to sa pinakamahal na property dito sa Baguio. Pagmamayabang na sinabi ni David, pero wala namang isinagot si Dr. Jill. Nagkibit balikat lamang ito sa kanyang dating asawa. Muli siyang nilapitan at sinundan ni David. Sinabi niya, kahit kailan talaga, ang hirap-hirap mong i-impress. Pero, alam nga raw ba ni Jill kung anong mahirap sa pagiging isang successful? Yun nga raw ay ang boredom at ang restlessness. Kaya napag-isip-isipan daw ni David na ayusin na lamang kung ano pa ang dapat niyang ayusin. Kaya naman, umuwi na nga lang daw siya ng Pilipinas para naman maayos at makabawi daw siya sa kanyang anak na si Gio. Nang marinig ito ni Jill ay agad niyang sinabi kay David na tahimik na nga raw ang buhay nilang dalawa ni Gio. Tugon naman ang isa, tahimik na buhay din ang gusto namin ni Lexi dito sa Pilipinas. Patuloy pa rin ang pagmamayabang ni David. Sa pagkakataong ito ay nakita niya na suot-suot pa rin ni Doktora ang coat na ibinigay niya dito noon. Hinawakan niya ito at pabirong sinabi kay Jill, bigay ko pa sa'yo ito noon ah. Wala ka bang time magayos, magpaganda, magka-boyfriend, relationship? Wala? Zero? Excuse me? Wika ni Doktora Jill. Sagot ni David, hindi, kasi narinig ko lang, palagi ka nalang work, bahay, pero ngayon nandito ka sa area namin. Bakit? Kasi curious ka kung gaano ako kasuccessful ngayon?
Habang nagyayabang si David ay hindi naman umiimik si Doktora, kundi ay nakatitig lamang ito sa kanyang mga mata. Sa pagpapatuloy ni David, sinabi nito na wala pa rin daw pinagbago si Jill. Hindi ka pa rin umusad. Ang pinagbago lang ay nawala ako sa buhay mo. Kota na sa panlalait itong si David. Kaya naman, huminga ng malalim itong si Jill at dahan-dahang ibinukas ang kanyang coat. Saka siya pumorma ng parang nakapamewang. Saka nito tinitigan si David at sinabi sa kanya na nawala nga raw siya sa kanyang buhay, pero hindi pa nga rin daw ito nagbabago. Kala mo sa'yo umiikot ang mundo? Baka nalilimutan mo. Marami kang atraso sa akin. Pero matapang na sinagot ni David, nabayad na nga raw siya doon. Baka daw nalilimutan ni Jill na nakulong na nga raw siya. Ibinigay na nga rin daw niya si Gio at sobra pa. Pero pagkatapos nun, nag-move on na ako. Ikaw ang hindi pa nakakapag-move on. Tahasan na sinabi ni David kay Doktora Jill. Wala namang naisagot pa si Doktora sapagkat tila totoo nga ang sinasabi sa kanya ng kanyang dating asawa. Akma na nga sana itong aalis sa naturang lugar, ngunit muli siyang pinigilan ni David. Inilabas niya ang susi ng kanyang kotse at ipinakita ito kay Jill sabay sabi ng joyride. Mabilis itong hinablot ni Doktora. Tila naiinis na sa labis na kayabangan ni David. Dali-dali itong dumiretso sa loob ng kanyang sasakyan at nataranta naman itong si David sapagkat baka nga mabangga at magasgas ang kanyang mamahaling kotse. Nagmamadali na hinabol ni David si Jill para paalalahanan nito na ingatan ang kanyang kotse. Pero parang balahura naman itong minaneho ni Doktora. Mabilis niyang iniatras ang kotse ni David kaya naman nanlaki ang mga mata nito sa labis na takot dahil baka ibangga na nga ni Jill ang kanyang sasakyan. Matapos niya itong iatras ay mabilis siyang lumabas at inihagis ang susi sa kanya. At bago pa man tuluyang lisanin ni Doktora Jill ang naturang lugar ay hinintuan niya sa tapat itong si David sa kanya ito inirapan. Pero tila napakalaking impact naman ang mga pinagsasasabi ni David kay Jill. Sapagkat nang umuwi ito sa kanyang bahay ay dumiretso nga ito sa loob ng kanyang kwarto. Tinitigan ni Jill ang kanyang sarili mula sa salamin at hinawakan ito ang mga wrinkles sa kanyang mga muka. Pilit nang umingiti at tinititigan kung ano nga ba ang mali sa kanya. Habang iniisip ang mga sinabi ni David na kung bakit wala pa nga raw siyang boyfriend, karelasyon at bakit hindi rin siya nag-aayos. Hindi pa ito nakontento sapagkat tumayo si Jill at tinitigan ang hubog ng kanyang katawan. Mabilis na kumuha si Jill ng isang kahon at binuksan ang kanyang kabinet. Isinilid niya doon ang lahat ng mga gamit na niregalo sa kanya noon ni David. Itinago niya ang mga damit na ito. Saka siya nanumbalik sa harap ng salamin at doon ngay nag-ayos at naglagay ng make-up. Kinabukasan, suot-suot ang kanyang red stiletto ay pumasok ito sa kanyang opisina at tila manghang-mangha ang lahat ng taong kanyang madadaanan. Blooming ngayon si Doktora Jill, kaya naman nang makita siya ng kanyang kaibigan na si Doktora Sandy ay agad siyang pinuri nito at sinabing mukha nga raw siyang manikin. "You look great and fabulous," wika ni Sandy. Sagot naman ni Jill, "Gusto ko ng good first impression sa date ko." Nagulat naman si Sandy sa sinabi ng kanyang kaibigan. "Payag ka na? Sure ka?" tanong niya kay Jill. Tugon ng isa, "Not just sure, but ready." Maganda ang ngiti ni Miss Victorino na nagsasabing handa na siya sa panibagong yugto ng kanyang buhay. Sa tahanan ng pamilya Lucero ay naisipan namang kumustahin ni Natalia kung ano na nga raw ang lagay ng kanilang green homes. Proud na sinabi ni David na 70% na nga raw ang nagpa-reserve at sigurado siya na by the end of this year ay makukumpleto na nga raw ito. Kaya nakangiting tinawag ni David ang kanyang dad at sinabing umpisahan na nga raw sana nila ang kanilang proyekto. Nagtanong si Fred kung talaga nga raw bang sa lugar ng atok ito gagawin. Paliwanag ni David, "Yes, Dad." At dahil sa farmland nga raw ito, napakaraming magsasaka ang maaaring makatulong sa kanila. Lalong-lalo na nga raw pagdating sa scheme kada pamilya for development. Nag-agree naman dito si Natalia. Kaya wika ni Fred, kailangan pa rin daw nilang humanap ng investor para sa funding. Sagot ni David ay may nakausap na nga raw siyang isa at siya na nga raw ang bahala doon. "Kabraso ko si Mayor, kabrad ko nung high school." Pagmamalaki ni David. Nang marinig ito ng mag-asawang Lucero, ay agad naman nilang pinuri si David. Nang makaalis na nga ang kanyang biyenan, ay naiwan si David na mag-isa sa opisina ni Mr. Fred. Kinuha ni Mr. Ilustre ang isang baso ng alak at tinitiga ng buong paligid. Hanggang sa makalapit na nga ito ng tuluyan sa upuan ni Mr. Fred. Dahan-dahan siyang umupo dito at itinaas sa lamesa ang kanyang mga paa. Confident si David na umiinom ng alak
na tila nagbabadya na pagdating ng panahon, ang lahat ng kayamanan ng pamilya Lucero ay mapapasa kanya. Mukhang maisasakato para na nga ni David ang lahat ng kanyang pangarap at ambisyon sa pamamagitan ni Lexi. Kinagabihan ay sinasamahan naman ni Dr. Jill na magpakain ng kuneho ang kanyang anak na si Gio habang inihintay ang pagdating ng kaibigan nito na si Max. Tanong ni Gio, saan nga raw ba talaga kasi sila pupunta ng kanyang tita Sandy? Sa party daw ba? Pag-amin ni Jill na hindi nga raw ito party, ito nga raw isang double date. Tinanong niya si Gio kung okay lamang daw ba ito sa kanya. Sagot ng binata, papayagan niya lamang daw ito kung may papangako nga raw ng kanyang mama na alas 11 ng gabi ay uuwi na ito sa kanilang bahay. Natatawa naman itong si Jill at sinabi sa kanyang binata, mas mahigpit ka pa sa akin ah. Muling nagtanong si Gio, 11 PM o hindi na po kayo makakaalis sa bahay na to? Sabay nagtawa na ng mag-ina. Sa pagdating ni Max ay agad din niyang nakita ang kanyang tita Jill at pinuri nga rin ang napakagandang ayos nito. Samantala, ibinilin naman ni Jill sa kanila na kung sakaling magkaroon nga raw ng emergency ay agad nilang tawagan ang kanilang tita Carol. Nagbili na nga rin daw kasi siya sa mga ito. Sa kabilang dako, nerbiyosa naman itong si Dr. Jill kaya pagdating niya sa venue ng kanilang date ay huminga muna ito ng napakalalim at pilit na pinaparelax ang kanyang sarili. Samantala, matapos siyang mag-park ng kanyang sasakyan, ay lumabas na nga rin siya upang puntahan sana itong si Sandy. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nabangga niya ang side mirror ng katabi niyang sasakyan. Mabilis na humingi ng sorry si Doktora. Lumabas ang may-ari ng sasakyan na ito at tinignan agad ang kanyang side mirror. Tila na bad trip pa nga ito nung una. Mukha naman daw itong walang sira. Sa ngayon, baka gusto mong pag-usapan over coffee or something. Wika ng lalaki. Natulala naman ang bahagya itong si Doktora at sinabi niya na sorry nga daw kasi nagmamadali siya at may appointment pa siya sa loob. Nag-iwan na lamang ng isang card itong si Jill at sinabi niya na tawagan na lamang siya nito kung sakaling nagkaroon nga ng problema ang kanyang side mirror. Makaraan ng ilang sandali ay dumating na nga itong si Jill sa kanilang tagpuan at doon nga nakita niya si Sandy na kayakap na ang kanyang kadate. Halatang kinikilig si Sandy. Ipinakilala niya kay Jill na ang ngalan nga raw nito ay Dino. Siya nga raw ay isang sports instructor. Mas lalong na-excite itong si Sandy sapagkat nakita niya na paparating na nga ang kadate ni Jill. Third wheel no more, natatawang sinabi ni Sandy. Jill, meet Dino's friend, it's Gabby. Nagulat na lamang si Jill sapagkat wala siyang kamalay-malay na ang kausap niya pala kanina ay ang kanyang makakadate na. Dito na nga po nagtatapos ang ating episode ngayong araw ng Miyerkules. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. God bless us all.